Once again, this is Danis Vlog. Welcome back sa lahat kong mga viewers at subscribers. Pakita ko lang sa inyo ngayon kung paano natin i-upgrade ang ating error dowsing na version 3. Yung dati, wala yung anti-decoy. Ngayon, lagyan na natin. So ang ating bronze rod ngayon ay ang number nito, 4mm siya. Ang length niya, 15 ang sa pinaka length niya, 4.5 itong tube. Yan, oh, pinutol ko na to. Yan, ang haba nito is 5 inches. Ayan, oh, 5 inches. Meron siyang parang takip para may makapwede ka rin maglagay ng bala. So ang haba nitong isa is ganyan, no? Pwede mo gawing 3.5 o 3.58, basta yung buo 5 inches pwede na. Depende na sa inyo. Dalawang sirens na 3 mm mo. Yan. So kailangan mo ng glue, kailangan mo din ng torch para pag bend ito dito, pag bend mo siya, torch. Itong dalawa PVC pipe na 1/2, ito ay 1 inch, no, kailangan mo dalawang plate ito, 0.5 ang ito, 0.5 mm, panglagay dito sa cover niya. Ganyan. Kailangan mo ng bearing na 4. Ang number nito is 624. Ang pinaka gamit, mga katiits, ang mga viewers sa ating upgrade na version 3 na error dowsing. So dati wala kasi yung anti-decoy. Ngayon lagyan na natin. Kung paano na ito ilagay, papakita ko sa inyo ngayon. Kasi importante ang decoy. More decoy, mas accurate. So, kailangan mo talaga ng mga iba-ibang klaseng decoy para di ka madecoy. So, ngayon, umpisa na tayo. Hindi na natin kailangan to kasi na-bend na natin. Ayan. So, unang gawin, prepare muna ito. Kasi ito dito papasok. Ayan. So, gamitan mo ng ito. Limbas tawag natin dito. So ilimbas mo yan, ganyan, hanggang papasok siya. Yan. So, ganyan siya. Dito, 1/2 lang, no? 1/2 inch. Ganyan ang sukat paggawa, oh. Ah, ganyan nyo. Ah, 1/2 inch lang, no? So, ayan, oh, 1/2 inch. Di man kita dia, so, half. Yan, oh. 1/2 inch, galing dyan. Tapos, lagyan na siyang glue. Ang paglagay ng glue, ingat lang, mga katiits, mga viewers, ang gusto gumaya ay konti lang para hindi siya pumasok sa loob ng bearing. Yung, yan, oh, konti lang, oh. Tapos, yan naman lang siya, tulak, tulak dito banda sa may gilid. Ayan, oh, oh. Masok na siya, oh. So at least hindi siya na tamaan, no? Gumagala pa rin ang ating bearing, oh. Okay. Ah, para makuha mong sukat bago siya mag-kit. Ganyan siya. Ganyan ang pag-ano mo, mga katiso. Para pantay-pantay talaga ang paglagay mo. So ganyan siya. Ayan, oh. So konti lang, sukatun mo siya. Yan mo siya itabi para pare-pareho ang distansya. Ayan, oh. Ayan, oh. Hmm. Yan, tupong siya. Okay.
Di lang. Yan siya. So, patabi mo siya. Pantay pantay siya sa ako. Diba? So, ngayon, maglagay tayo ng decoy. Ang antay natin. So, yan o. Lagyan natin siya. Tapos, ito, ilagay ito dito sa gitna. Banda. Pang cover niya last. Ganyan siya o. Ayan, may piso. Ayan o. O. Okay, see? Yan siya mga dates. Okay. Ayan siya no? So, baliktarin mo siya. Tapos, saka ganyan. O. Dito siya sa gitna. Ayan. Ito ang pinakagamit nito. Ayan, may dalawang katis, no? So, tapos, atiin to mga katis. So, atiin siya dalawa. Dito, pasok mo siya sa rubber. Ayan. Okay. Ayan. Pwede yung apat ang bilhin mo nito para may guma pa dito, no? Panglagay na guma natin dito. So dapat meron pa kang ganito mga katis, apat. So, sa dito. Ayan. Ayan. Okay, dapat ano din to, pantay din siya, no? Ayan. So, kung maglagay ka ng ano, decoy. Ang ating decoy ngayon is 127 na. No, ito marami ito. Nakasipalit lang ito mga katis dahil ito ang mga pinaka grabe. Taas na mga frequency. Yan. Sinisiguro ko talaga na mas marami yung mga high grade talaga. Ito high grade din. Iba dito, sagol-sagol na. Pero ito mga latest natin na collection mga katis. So, ang paglagay, pwede naman layer by layer, pwede na ihalo mo. Halimbawa, ano, pwede ka maghalo. Pwede ka maghalo. Tandiyan, halimbawa, ito carbon. No? Carbon. At ito 100 plus na decoy. So, pwede mo ihalo. Ano? So, pwede ka maghalo. Una, kuha ka ng carbon. Konting carbon. Yan. Ting carbon at dito konti, mas marami dito dapat kasi marami ito, dapat marami siya ganyan. Tapos konti dito, ito kasi yung para may halo na gold dust. Ito naman ay itong sa dagat na ng mga treasure pang decoy nila sa dagat ganyan. Ito naman isa. Atindi din ito sa sapa. So, mix mo siya. Yan. So, pwede mo na ilagay ito. Pero bago maglagay yung mga katis, lagyan mo na ng super glue o sheet glue itong rubber sa ilalim. Ganyan. Yan. Ingat lang nga hindi matamaan ito ng glue yung ating bearing, no? So, ganyan mga katis, no? Yan. So, maganda malagyan siya ng glue para dumikit yung rubber sa tube. Hindi siya gagalaw at ito hindi magalaw din. Dito lilipat ng area niya, no? So dapat dito lang siya banda. So lagyan na siya ng super glue bago maglagay ng
decoy. Ayan. Ngayon, bago tayo maglagay ng decoy mga katiis, itry nga natin kung ma-decoy ba siya o ma-decoy ba siya ng decoy. Try natin mga katiis. Okay, try natin. Talagang nakakantik siya ng decoy. So, ayan o. Ayan mga katiis. Dito ko banda. Dito siya o. Ayan, dito siya. So, ganyan o. Ayan o. So, dito siya mga katiis o. Kahit i-steady ko lang siya no. Dito nga siya o. Show. Okay, dito ko kabila. So pag wala tong anti-decoy, delikado rin no na di-decoy tayo, so lagyan natin ng decoy. So ganito ang paglagay mga katis no ng decoy. Ito ang paglagay no. Ito siya. So, ito na lagyan natin ng ano, hindi na siya ma-move no. O kasi nalagyan siya ng super glue ito. Yan. Yan, ganyan mo para hindi malagyan ng dumi ang bearing mga katis. Diyan siya. Yan. Yan. Dapat equal balance. So, ayan siya o. Mas okay rin kung bibili ka ng apat nito kasi para may extra kang dalawa rubber. Okay? Ayan. Pang safety mga katiis, ganyan siya. So, pagkatapos malagyan ng glue para safety siya, ayan siya mga katiis. Okay. Okay, set na siya mga katiis. Okay siya. So, ganyan siya oh. Yan mga katiis. Okay. Yan siya mga katiis. Ito din, lagyan brin para sure, hindi siya lilipat ng inalagyan niya. So, ito na may anti-decoy tayo mga katiis. So, safe na ito. Kahit subukan natin, isa lang muna. Isa lang ito na lagyan natin, no. Subukan natin kung gumagana ang ating maglagay ng anti-decoy. Kaya mga katiis, ha. Ano, tingnan natin, ha. Magana talaga ta katiis oh. Oh, wala na siya mga katiis no. So wala na oh. Wala na siya mga katiis oh. Okay. Wala na siya. Okay. Wala na mga katiis oh. Hindi kagaya kanina na mag-X talaga siya. Oh, wala na oh. Siya no? Wala siya o.
So ito na. Kina itong isa. Tapos yung isa naman ang lagyan natin. So bago mag yan. Para hindi siya makagalaw. So lagyan siya ng super glue para hindi siya matatapon. Ayan sa mga katiis. So ayan na. Mag move yan dito yan. Tapos tingnan lang siya mga 1/2 kaling dito, tingnan lang siya. Okay, yan o. So siya ito naman sa kabila. So importante ang decoy mga karats, kasi yung hinahanap natin ay solid yon, mataas ang karats nun, solid, wala yung halong stainless o wala ang halo ng copper wire. So tupong talaga siya ito. At konti lang no, konti lang talaga, ganyan lang. Yan lang oh. Yan lang. Ayan oh. Tapos ano mo siya para mahulog siya sa. Ayan. Okay. Para smooth siya. Ayan oh. Ayan. Para smooth yung bearing. Dito din. Tanti talaga maglagay ng ano. So ganyan siya mga katis, no? Pasok natin sa loob. So yan siya, iikot siya oh. Okay, so dito naman sa lang isang kahit kalahating drop lang. Ayan oh, palatay mo lang doon oh, puto sa loob. Yan. Yan oh. Kita niyo yan oh. Nag-spread na siya oh. Spread. Nag-spread siya sa gilid ng bearing. At kaya may ikot mo na siya oh. Okay. May play pa siya no. Okay. Ano na siya no, so try natin, wala pang ano no, yung decoy na 100 plus 127 na decoy, subukan natin no? Ito ang 24K na earrings, ito ko lagay yan no, yan ang decoy, subukan natin i-drag ang yung ano, ganyan lang magiging ito. Ayan o. Okay. Doon siya nag-ik sa ano. Dito sa ano. Dito lang sa kabila ako. Ano. Mag-umpisa dito ko sa right side. I-drag ko siya dahan-dahan na. Ayan o. So, dyan siya o. Sa earrings. O. Tagpasan ko siya no. Dito banda.
sa may decoy. Tingnan natin kung mag-issue sa decoy. Okay, wala oh. So, hindi na siya nadidecoy, no? Yan, no? Oh. So, dito siya sa may earrings. Para klaro, ganyan natin. Tandaan lang na pag angat, no? Ayan, no? Ayan, no? Okay, dyan siya, oh. Dyan siya sa earrings. So, wala na ipik ang decoy dito, mga katiits, no? Wala na siya. Ayan, no? Okay. Tagtas mo dito sa ano, decoy. Wala siya, oh. Hindi siya nadidecoy, mga katiits. No? Gumagana ang decoy natin, yung antay natin. Ayan, no? EXO. So, kahit iganon mo siya, dikot dito ko banda sa decoy magano'n state, no? Ah, baga gano'n yun, ah. Oh. Oh. Dito siya sa earrings. Nag-X dito banda. So, yan. Oh. Yan sa mga katis. So, sangko dito sa loob, mga katis. Pwede putulan dito, mataas lang ito, mga katis. Tapos, ito na yung isa. Okay, yun sa mga taste, no? Okay. Okay. So, ito naman, ay ilagay dito. Yan, tulak natin. Yan sa mga taste. Okay. Yan sa. Okay, ano? Isang patak. Ayan. Isa. Isang patak lang. Ayan. Tapos para di siya ma-fix na siya, mga katis, lagyan siya ng isang patak dito. Ayan, isang patak lang, magdamihan, baka magsobra pumasok doon sa loob. Ayan, isang patak lang. Ayan sa. Ayan. So, okay na yan, mga katis, no? Oh, okay siya. Okay siya. Putulan na natin dito, mga tis, kaya mahaba la. So, yun, nasa kahaba, mga tis. Yung halog pa. Yan siya. Ayan, okay. So, tapos na, mga katis, yung ating upgrade na version 3 is may anti-decoy na. So, yan siya, mga katis. Hanap na yung ito, sa galing dito sa my right side. Punta dyan. Okay. Dikit na yung earrings, tapos siya gumagana sa decoy. Wala talaga siya, oh. Dito siya gumagana, oh. Okay. Yan, sa earrings. So, hindi ko ito masubukan sa field dahil busy ako, mga katis. Pero talagang ito ay very accurate, mga katis. So, sa 127 na klase sa decoy, hindi na po ang inside. Ang inside ng ating tube. Inside ng ating tube is para at least malaman nyo, mga katis. Nasa 13, oh, 13. So inside 13,
outside is 15. Ayan. 15 mm. So, yan ang ating tube ng laki mga katiits. So, hindi pa umabot ng 1 1/4 lang siya mga katiits. So, 1 1/4. Tapos, so, 4 mm mga katiits yung ang laki ng rod natin. Standard to, ang taas nito ay 30 inches. So, kailangan mo ng dalawa na 30 inches para at least pakagawa ka ng dalawang L-rod. Dalawang ano, 15-15. So, yan na mga katiits ang ating. Pwede ka maglagay ng bala dito. Pero kahit ito walang bala mga katiits, ay nakakadetect ito ng gold kahit walang bala. So, I hope na meron kayo natunan dito mga katiits. Shout out sa inyong lahat, pati sa aking mga, sa lahat ng mga aking mga customer. So, sa hindi pa nakapag-subscribe mga katiits, subscribe nyo ang channel ko para at least updated kayo at